Okay, kasi ma'am, nandun daw kasi kanina, ma'am, nagwawala itong... Sumisigaw po. Nagsisigaw po doon. Na nandun na daw po siya. Sabi nga ni Cornel. May mga kapitbahay po na... I-contact pa din po kasi kami sa mga kapitbahay namin. Pa-coordinate lang tayo sa barangay. Yes po. Ready naman po yung barangay. Magpa-interview, sir, baka makuha yung side nyo? Na, sir? Kasi ang final arbiter naman yung sport. Wala, nasisirain sa akin, sira na ako. Nasira na ako dito. Sinira na nila ako. Okay, pasensya na kayo, ha, kasi hindi na, kadarating lang namin. Umiwas kami. Ay, ano nga? Apat yung anak ko, tatlo nag-aaral sa private school, sa Catholic. Kine-chemo pa yung anak ko. Undergoing yung chemotherapy niya. Kaya, iwas lang muna kami sa stress. As per my lawyer, it's better for me to stay silent. Yes. Ha, ma'am? Opo, wala akong sige, problema sige, ha, sa amin. Sige, sige, salamat, ha. Okay, okay. Ang sa amin lang din, siyempre, para... Taga-media rin ba yung kasama nyo? Okay, thank you, sir. Baka gusto mo, bilhin mo. Isa din po kayo sa nang reklamo sa akin. Nung pulis pa po siya. Talagang nabubuli po talaga siya kasi po yung sa akin, sa taas po ako ng unit niya. Ang nangyari po, mananahi po kasi ako ng pag. Lagi niya ako pinababarangay. Tapos sinasabi niya na hindi daw sila nakakatulog, gawa nagbabibrate yung makina ni po. Ganun, pananakot niya lagi sa akin. Umakyat siya sa unit ko, sa tapat ng bintana ko. Dinuduro-duro po niya ako. May dala po siyang baril. Ikaw babae ko pong tao. Ma'am, pwede po kayong matanong? Kilala niyo ho ba itong si SPO3 Villarte? Opo. Isa po rin ako sa naging biktima yung anak ko po. Minsan pong nagkaroon dito ng gulo, away din po about po dun sa kanyang gate, dun po sa may dulo. Yung anak ko po, nakatanaw lang po dito, nanonood lang po nung away, sinigawan niya na po na, Minion, Minion, huwag ka na mag-aral, mag-tot ka na lang. Yan po ang term niya. Nagdemandahan na po kami sa barangay, sa piskal, naghintay po ako ng isang taon. Ang tagal po, tas umulit po ulit kami, humingi po ulit ako ng CFA dahil po joint resolution. So ibig sabihin nanay, ito hong si Sir Giliarte, saka yung... po, may kapit po ito. Kumbaga anong klaseng tao dito? Ay, napakasama po. Hinihiling po talaga namin na umalis na po siya dito dahil siya lang po talaga ang nagpapagulo dito sa amin. Ngayon, nagbabanta na naman siya na meron na naman daw po siyang sasabunutan at bubugbugin. Bali ito ho, is magkakasama kayo dito, tama ho ba? Opo. Yung asawa ko po, senior citizen, hindi niya po ginalang, minura niya. Tapos sabihin niya, babaringin daw kami, isang baril lang kami tatlo, isang putok lang. Napakaano po ugaling niya mag-asawang yan, kahit saan po kayo magtanong dito, kahit sa labas po. Kahit sa labas po, may CCTV sila, kaya pagdating ninyo, bag-bag. Ano na yung ano nila? So alam ho, na may dadating. Alam, kasi may CCTV dito, may CCTV doon, ayun po. May CCTV. Sila lang po ang nagpakabit niyan. Kumbaga lahat po dito, wala hong kasundo itong mag-asawa? Opo, nako, sa 100 unit po, ni isa wala. Nandito po kayo nung nangyari yun, nung ginawa ka nanakit sa kanya? Oo. Lahat ng tao dito, sumisigaw na bitawan niya. Hindi nila binibitawan. Nakalak yung pinto, kaya hindi kami makapasok na para matulungan. Kahit ni asawa niya hindi makatulong kasi nakalak yung gate. So, sino makakatulong? Tingnan nyo si Ann, napakaliit na tao, laban sa kanilang dalawa. Di ba nakita nyo ang lalaki nila? Dito nga, nagpuprovoke sila every day, every morning. Sabi niyo, andito na kami, andito na kami, bumalik na kami, sabi niya kami. Kayo ho, sir, ano ho masasabi niyo? Kumbaga, anong klaseng tao ba sila? Walang kwenta. Walang kwentang mag-asawa. Ano lang sila, magaling silang ano, pambalik sa dyan tao. Saan nangyari yung ano, incidente? Kumbaga, saan ka sinaktan? Ito po mismo. Yung kulay white, yung color opo, white. Opo, yung white na yan. Diyan po ako sinampal ni Carlito Giliarte, tapos diyan din po ako sinabunutan ni Sonet Tan Giliarte. So hindi ka talaga makakalabas? Hindi po, kasi nilock din po nila talaga yung gate nung time na yun eh. So habang sinasaktan ka, nakikita ka ng mga tao? Opo, nagsisigawan lang po sila nung time na yun. Wala po talagang makatulong kasi wala pong ibang dadaanan talaga. It's either po na dito sila sa bubong para po tulungan nila ako. So, ituloy natin yung... Ipa-file mo kaso, pabalik tayo ng police station kasi nagpunta tayo dito para sana makuha yung side nila.
Pero yun, ayaw nilang makipag-usap at sa korte na lang daw sasagutin. So babalik tayo doon para makuha na ka ng statement, ituloy mo yung kaso. Tulad doon sinabi ni Sir Rafi, ha? Sige. Endorse ko na kayo sa criminal investigation kung prepared na kayo ma'am. Okay. Para sige po ma'am. Bukas o pagkuha ko ng ating medical, dadalhin nyo na lang po yun para ma-determine po kung ano pong ipapail. Basta po yung sinumpaang sa laysay, pwede na po kayong kunan anytime po. Okay po. Idol Rafi Tulfo, salamat po. Ngayon po nakapagkaso na kami, sir, ng attempted homicide, grave threat, physical injury, and unjust fixation kina Carlito Gilyate at Sonitan Gilyate. Dahil po ngayon na main kaso na po, makakaano po kami na makukulong po itong taon to. Maraming maraming salamat po. At saka, Sir Rafi, kapag once po na nakulong po itong mga to, makakasagrado po lahat ng tao sa medium rise po, matutuwa sa mangyayari. Maraming salamat po.